Ayan. So alam niyo na, nagre-recording na ako. Alright, so good morning po ulit sa inyong lahat. At syempre sa lahat po na nandito po sa Zoom room. Ayan, good morning. At lalo na po sa mga baguhan natin ngayon. Talagang importante po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito. Alright, and welcome to Telepreneur Corporation. And one network, one company, one TPC. So bakit natin talakayin to? Dahil ito po yung pinaka-importante sa lahat. No? Marunong nag-pay in ka na rito, nag-avail ka na kay Telepreneur Corporation. Ngayon, excited ka. No? Excited na excited ka. Tapos ngayon, nung nalaman mo na nag-down yung system, dahil hindi mo inaral, no, yung sistema ni Telepreneur Corporation, abay, nawalan ka ng gana. Alright, so ito po yung maganda rito kasi sa ating Zoom, marami kang matutunan dito. Ang gawin mo lang, no, makinig kahit ano pang ginagawa mo dyan and sit back and relax. So huwag mo nang masyadong palalain pa, basta makinig ka lang dyan kahit nakasarado yung camera mo. Wala na akong pakialam dyan, basta makinig ka lang dito kasi marami kang matutunan sa ating technical ngayon. Alright, and welcome to technical training. Ayan, sa mga hindi pa po nakaalam, technical training po yung tatalakayin ngayon. And dito po tayo mag-uumpisa sa terminologies. Okay, sa mga hindi pa po nakaalam ng terminologies po ni Telepreneur Corporation. Ayan po siya, system owner. Ayan, system owner. Sa mga hindi pa po nakakaalam nito, mga system owner, dealer po to sa labas. Pero tayo po dito kay Telepreneur Corporation, meron po tayo sariling terminologies. Okay. All right. And system owner, a person who purchased a TPC package, either silver, gold, platinum, or tri-pack, SGP. So tawag po dyan ay system owner. Ang tawag naman sa retailer sa labas, sa atin naman ay system user. Okay? So kaya nga yung mga iba, yung mga datihan na talaga rito kay Telepreneur Corporation, kung naisip mo, no, nabarbanggit nila lagi ay laging system owner, hindi na dealer, hindi na. Alright? System user, a person who is activated, a system owner and capable of all network loading. Okay? So, ayan. At syempre, meron po siyang activation na 5. Guys, ito po yung system user na, ito po yung mga ina-activate po ng mga system owner. Alright? Tawag dyan system user. And activation codes. Ayan. Ito po yung activation codes natin. An alphanumeric code used to register a person to become a system owner. No, hindi po ito basta-basta nakukuha kung wala ka pong bayad. No, ito po ginagawa ko po dati. No, gumagawa po ako ng alphanumeric code. No, hindi ko po ito nagawa na baka kasi merong iba nag-i-encode sila na hindi sila bumibili ng code sa company. No, hindi niyo po ito magagaya, no? Activation credits, okay? A virtual registration used to activate a system user. Virtual po yan, nandoon po yan sa system ng inyong cellphone. Alright? And C-Fund, okay? Commissionable fund, which is accumulated income by a system owner from a daily commission. Okay? Earned through TPC compensation plan. Ito po yan, kapag nag-C-Fund ka, makikita mo po yung kinita mo, no, yung na-accumulate mo na income. Alright, so tawag po dyan C-Fund. A pa naman, ito naman yung available fund, no, na pwede mo na siyang i-convert. Available fund mo siya. Tawag po dyan, available fund. A fund for short. Okay, so nandito naman po tayo sa ating load packet, load credit. Okay, yung iba po rito, huwag niyo pong sabihin yung wallet po kasi load packet po tayo. Ano po yung mas malaki? Packet o wallet? O di ba packet yung malaki, okay? A virtual fund used to load smart, SAN, TNT, Cherry Prepaid, Globe, and e-pins to an end user. So tawag po dyan ay load packet o load credit. Okay? 8724 and 2012, ito po yung short access natin, no? Short access natin to na free. Free po ito. Doon yung zero balance ka, kahit wala kang load sa cellphone mo, pwede kang makapag-load sa 8724 and 2012. So tayo lang po yung meron dito, no? Kay Telepreneur Corporation, wala po ito sa iba, yung short access na to. Alright? So, note. Ayan, may nakalagay dito sa baba. Note, ha?
in case 8724 or 2012 is under maintenance or down ang system, saan ka magsisend? Doon ka po magsend sa 11 digit. At take note, ayan, yung 11 digit po na ipagsisinan nyo, kailangan meron din po yung personal load o regular load o naka-only load ka. Ha? Kasi baka nag-send ka sa 11 digit, eh wala ka namang load. Alright? At least alam nyo. No? Meron po tayo yung mga 11 digits. Alright? So nandito na po tayo sa command and processes. Ayan, sa mga hindi pa po naka-alam o hindi nakahabol, pwede naman po kayo magtanong mamaya sa inyong mga upline na nag-activate po sa inyo. Alright? Okay, how to activate a system user. Ayan, how to activate a system user. No? Ang bilis talaga natin. Eto siya, new command. Type mo lang daw ACT space mobile number slash full name slash address. No? Full name. So ito lamang po yung sample niya. ACT number Juan de la Cruz, then Quezon City. Huwag nyo na po masyadong pahabain pa yung address. No, nilagay mo pa yung number, nilagay mo pa yung no, mahabang-mahaba, hindi na. Pag sinabi niyang Rodriguez, lagay mo lang diyan Rodriguez. Alright? So pag sinabi niyang Davao City, kung saan doon lugar na yun, Agdao ba yun? Oh, ilagay mo lang na Agdao. Ganun lang siya. Okay? Note, eto na po yung note niyan. System owner. Mga system owner diyan, kaway-kaway. Okay? System owner must have at least 100 load packet to activate a system user. Kasi minsan, no, hindi natin na pagsabihan yung ating mga kapwa, no, system owner, na kailangan nilang mayroon silang load bago makapag-activate. Kasi nangyari po yan sa akin. Alright? Nag-activate po ako kasi bago pa lang ako dati. Nag-activate po ako, wala pala akong personal load. Kasi ang kinuha ko lang doon 3.5. No, inubos ka ko kaagad yung 500. And system user, okay, sa mga system user diyan, awan kaway-kaway naman sa mga system user. Okay, must have at least 150 load packet to activate another system user. Bakit po yung 100 mapupunta ito doon sa inactivate mo? Okay, yung 40 pesos po mapupunta ito sa original system owner. Then yung 10 pesos, napupunta naman ito sa system maintenance. Alright? Kasi baka minsan, i-explain nyo rin po ito sa inyong mga system user. No? Bakit 150 yung nababawas sa kanila? So, kung saan napupunta yung 150 na yun? Kailangan alam din nila. Kasi meron talagang mga system user na mga matanong, no? Meron nga akong ano dyan, pati yung pagbawas niyan, tinatanong pa lahat. Alright, and how to activate a system owner through an SMS. Okay, ganito lang siya. Ayan. Ganyan lang siya kabilis. Join! Ayan, sa mga matagal-tagal na po at inuugat na po kay Telepreneur Corporation, so kailangan aralin nyo na to, no? So join space, activation code, ito yung sinabi ko sa inyo kanina, yung activation code. Then mobile number, okay? And space complete name. And desired user ID slash sponsor user ID slash placement user ID and slash A or B. Alright? So, kailangan po alamin niyo po itong mabuti. So, sa mga hindi pa po mga walang alam pa dito at baguhan pa lang, maaaring patnubay, no? Patnubay ng upline ang kailangan. Patnubay talaga, no? So kailangan itanong nyo, kayo po yung mag-type, no? I-type nyo po. Then ipasa nyo doon sa upline mo, sabihin mo upline, okay na ba 'to? Oh, okay na ba 'tong ipapasa ko nito? Ako na magse-send sa 8724. So ako lang gumawa, pinakita mo kay upline kung okay na. Pag sinabi niyang mali, ayan, babalikan mo kasi i-check yun kung mali. Kung sinabi niyang tama, ayan, okay na yun. At least alam ng upline mo. Para pag nagkakabulalyaso, at least may sisisihin ka, joke. No, ayan. Ayan, si upline. Okay, so join, nandiyan naman, nakikita niyo, join, no, yung ating activation code. Meron po yan kapag ikaw po ay nagiging system owner, meron pong ibibigay sa iyo si company niyan. Kung nakikita nyo, di ba, pag meron tayong SOP, merong kit na nakalagay doon, kaya kailangan
pag yung kit na yon ay nakita nyo, basta-basa rin pag may time. No? Kasi negosyo natin to eh. Kailangan natin basahin. Yung iba dyan, yung kit, alam mo, tinatapon lang, tinatago lang dun sa kwarto, ginagawang display. Alright? And how to upgrade, ayan, from silver account to platinum. Ayan, so gamit na po, no, gamit na po nung may-ari ng cellphone. Siya na po ang pwedeng mag-upgrade, hindi na po si upline. No, si upgrade, okay? So upgrade space, activation code, / username, and send to gateway. Ganun lang kabilis. No, ganun lang siya kabilis. Alright? Ganun lang kabilis. And si gold naman, type naman up gold. Okay? Yung may-ari naman ng cellphone, o di kaya ikaw, no, na system owner na gusto mong mag-upgrade, ikaw po yung magkukuman yan. Alright? Up gold space, activation code, / username, and send to gateway. Alright? Kung ikaw naman ay yung username mo ay Juan, Juan ang ilagay mo. Kung ang username mo naman ay Maria, Maria ang ilagay mo. Then, timeline upon encoding. Alright? And how to load? Ayan, eto na. Eto po yung pinakamahirap sa ating technical. How to load. Alright? So, type. Alright? Type. Mobile number, space, amount, or product code, and send to gateway. No, alam mo ba na ito lang yung pinakamabilis talaga, no, dito kay LLIC. Kahit nakapikit ka, kahit anak mo, kaya pong gumawa na itong how to load na to. Kaya minsan nga, meron tayong mga nanay. Sino ba yung mga nanay dyan na minsan ay yung anak nila, pag nahawakan yung cellphone mo, sila na mismo yung naglo-load, tapos buburahin na kagad nila yung confirmation. Ayan, type 1 nga, may mga nanay dyan na nawawala ng load. Yung pala, no, naglo-load yung mga anak, type 1, ayan, type 1 po dyan sa mga talagang nakaranas na nanay. Alright? And, eto siya. Mobile number, space, amount, or product code, and send to gateway. Alright? So, meron naman siyang example. Yun, meron siyang example. Then, meron na kong sasabihin sa inyo rito, no? To load same number with same amount, eto yung pinakamahirap din dito. Kasi minsan, merong iba na walang alam, no? Yung walang alam dito na hindi din na naituro sa isang dealer or system user. Alright? So, to load same number with same amount, tingnan nyo po to guys, no? Mobile number, space, amount. Kasi halimbawa, nagpa-load siya ulit ng 50 pesos dahil naubos yung 50 pesos niya. So, ito po yung gagawin mo. Space, lagyan nyo na po ng character. Lagyan nyo po ng A. Okay? Kung magpapaload ulit siya ng same number, same amount, lagyan nyo na ng B kung gusto mo ng pangatlo. Kasi pag dito kasi kay Telepreneur Corporation, wala po siyang double sending. Safe na safe po talaga yung load mo rito. No? Kasi meron din ako nga isang retailer na hindi ko po siya naturuan about dito sa same number, same amount. No? Nagtataka siya, bakit hindi siya makaload? Hindi siya makaload-load na ano, sabi niya ganun, baka sira yung system. So hindi po yan sira yung system, ma'am. Kasi same number, same amount. No, kasi naubos na yung load, kirain ng data, gusto niya magpa-load ulit. So ayan, kailangan lagyan ng space A para mag-send ito. Alright? So ayan po yung kanyang example. And filtering process is 30 minutes to 1 hour. Okay? Ayan nakalagay po dyan. Alright, so proceed. How to refund? Ayan, nandito na po tayo sa refund. For regular load, kapag unsuccessful only. Okay, sa mga hindi pa po na, kapag hindi po sa, pag unsuccessful, nababawi po ito. No, nababawi po siya. Yan. Send the number of the customer or end user amount requested for refund and trace number to gateway indicating the word help. Ayan. Eto na siya, example, RF, then trace number and date and send to gateway. Ganito na lang po siya kabilis. No, ganito lang siya kabilis. Wala na yung ano, ayan, RF na lang siya. RF, trace number and date and send to gateway kapag nag-refund ka po, no, ng mga unsuccessful. So pag nalalaman niya, pag sinabi nga, eto na siya, request for refund or regular load is valid until 3 days. Pero actually guys, 2 days lang to. No, 2 days lang to. Pero pag sinabi, meron pa yan, pag successful siya, sasabihin po ng system. No, sasabihin ng system na, this number is successfully loaded.
So hindi mo na kailangan makuha 'yon. Huwag ka nang mainis, no? So talagang minsan dumarating talaga sa buhay natin na nagkakamali tayo. So ayan po yung ating refund. All right? And eto na yung mga nagkakamali po, no, sa load packet. No, kagaya ko, lagi po ako nagkakamali. No, hindi lang once, twice, talagang grabe. Ayan. So sent amount requested, ayan, for a refund and a trace number to gateway indicating the word debt. Ayan, so debt siya. Alright? So example debt, trace number and date and send to gateway. Ayan, ganun lang siya kabilis ngayon. No? Ako dati, minsan kapag nag-refund ako dati, yung buong confirmation dinidept ko na. Sabi sa akin ng system, binabalikan ako ng system, hindi po diyan ang pag-refund, no? Sinasabi na kaagad 'to. Ayan, kaya kailangan alam natin debt, may nakalagay na po ng debt. Dati help po 'yan. Help. So ngayon hindi na help, debt na diretso. Okay, debt trace number and date and send to gateway. Right? And syempre may kaltas po itong 5 piso. Halimbawa, nag-refund ka po ng 500 po, no, nagkamali ka 500. So, nababawasan po siya ng 5 piso. Will be charged for every refund ng load packet. Right? So, meron po siyang charge. Okay? How to check your balance? Ayan. So, ito po yung mga mahilig mag-check ng balance. No, yung talagang gusto nilang oras-oras nag-check sila ng balance. Okay, to know your current load packet balance, type BAL. No? Then send to gateway. Ganun lang siya. Alright? Guys, pag nagbabalance ka, no, meron po siyang charge, ha? Meron po siyang charge na 2 piso. Baka naman BAL ka ng BAL, naubos na lang yung load mo sa kakabal. No? Nagtataka ka na, every time na nagbabalance ka, nawawalan ka ng 2 piso kasi meron siyang charge. Alright? And, to know your current commissionable fund, type lang SIPAN, then send to gateway. So, ganun lang siya kabilis. Okay? Ito naman para sa mga MS and CS. Ayan. So, palakas ng ulan dito. MS and CS, how to transfer load packet to system owner. Ayan, ganito lang siya, type LC. No, kailangan wag po kayo magkakamali rito. Type LC, space, mobile number, space, amount, and send to gateway. Ganun siya kabilis. So, madali lang siya. No, madali lang yung pag-send ng MS at saka CS. Then, system owner. O, lahat na to, system owner, si mobile stockist, si city stockist, kapag nag-load po sa system user, isa lang. No, isa lang. Mobile number, space, LC amount, and send to gateway. So, ganun lang siya mag-transfer. So, mabilis lang mapag-aralan. And how to convert a fund. Ayan, sa mayroon na po mga mako-convert. Ayan po, ganito po siya, mag-convert po. Ayan, to load packet. Convert, ayan, sa mga meron pong i-convert. Huwag po kayong mag-convert kung wala namang kayong i-convert dito. No? Pero dati tinatry ko po talagang mag-convert. No? Para matry ko lang yung system, wala namang masama eh. Alright, convert space amount and send to gateway. Halimbawa po, 200 yung pera nyo. No? Yung doon sa system mo, 200 lang. Tapos nag-convert kayo, hindi po yan. No? Kasi kailangan may 210 kasi meron pong charge. Hindi kaya 215 doon sa pera mo sa system mo para makapag-convert ka ng 200. Okay, sabi niya rito, a minimum required to fund conversion is 200 pesos. And syempre, meron po yan babayaran na 10 pesos. Kaya sabi ko sa inyo, deducted po yan. Kapag 200 lang sakto yung pera nyo, hindi kayo makakapag-convert. Kailangan ang pera nyo ay 210, hindi kaya 215 para sure na ma-convert nyo yung 200 pesos. Okay? Ayan. And how to encash a fund or available fund. Alright? For existing bank account, ayan. Sa mayroon po mga i-encash natin, sa mga may existing bank, gawin nyo lang po ay encash, space, amount, space, bank, space, account number, space, account name, and send to gateway. Alright, so palakas ang ulan dito guys. Parang paki-thumbs up naman po sa mga nakakarinig sa akin. Pag hindi nyo po ako narinig, ayan, alam nyo na. No? So,
Ito po yung example niya in cash. Kailangan meron pong kalakip na 50 pesos, 550. Kasi yung 50 pesos po, yun po yung charge. No? Charge po yan. Then BDO, then space, okay, yung bank, yung bank account, then yung pangalan, then yung send muna sa gateway. Ganun lang siya kabilis kapag ikaw po ay merong existing bank account. Alright? So sabi rito, note, in cashman should be at least 550 kasi yung 50 will be charged a processing fee. No, for existing bank account, cut-off is every Wednesday and releasing is every Friday. Ayan. So meron siyang naka-note talaga. Alright? So next, how to purchase a TPC products. Ayan. TPC products na po tayo. And, syempre, sa ating main office, so, pwede kayong doon kumuha o mag-purchase po ng product natin. Pwede rin po sa mga mobile stockies, city stockies sa area nyo. Alright? Pwede kayong pumunta doon. And, syempre, pwede rin po bank or smart money payment. Right? Ayan po yun. Ayan, how to purchase a TPC product? Ito po yung mga bank account numbers natin. Sa mga hindi pa po nakakaalam na ito sa ating Telepreneur Bank natin, pwede nyo pong i-screenshot to. No? I-screenshot nyo na o kuha na nyo na ng teacher. Alright? And, okay, what to do after the deposit? Ayan, ito guys, talagang kailangan i-dedep nyo po ito, no? Huwag po kayong tumulad sa akin dati at saka sa kasamahan ko. Pag-deposit niya, okay? Pinunot niya yung papel at itinapon sa basurahan. No? Ayan. So, kailangan yung resibo, i-debit mo pa yun. Alright? So, you need to send an SMS command to TPC Gateway. Alright? So, for banks, ayan. It's really true help. Paki-ano na lang po, paki-mute na lang po sa mga pumapasok. Okay, Dep. Space. Date and time. Slash. Amount. Slash. Type of TPC product. Then slash bank validation code. Then slash bank branch. Okay, ganito lang siya. Meron siyang example. Pwede nyo rin po itong kuha na ng screenshot. O picturean nyo po para alam nyo po mag-dep. Okay? So, meron din siyang example dep. August 24, nakalagay dyan yung date and time. Then, yung 5,000 load packet, kung load. O di kaya, kung kape naman, lagay mo lang dyan, latte coffee. Depende po sa'yo. Then, syempre, yung validation, bank validation. Then, kung saan po siya. No? Puerto Princesa and Santo Gateway. Right? So, ganun lang siya. For ATM, ayan, sa mga mahilig mag-ATM dyan, type mo naman DEP, space, date and time, slash, amount, slash, type of TPC product, then eto, terminal ID, no, terminal ID yung nandito, then slash yung receipt, number, and slash bank branch through ATM. Alright, so nandito siya DEP, meron din siyang example, no, 5,000 slash load, packet, then slash, no, yung kanyang a terminal ID, then nakalagay din dyan yung receipt number, then yung bank branch, Puerto Princesa, then syempre send mo sa gateway. Alright? So kailangan alam nyo to. Lalong-lalo na po sa mga baguhan. Right? Yan. Change number request. Ayan, yung mga hindi pa po nakakaalam dito sa paano mag-change number request. Eto lamang po yung requirements. No, so government issued ID, plastic government issued ID with picture. No, with picture po siya. Yan. Then affidavit of loss kung ito po ay nawawala. All right? Then ilagay niyo po yung new and old number mo. All right? Doon and send your email at account ppc@yahoo.com. All right? So meron po itong bayad na 250 pesos. No? Guys, okay, meron lang ako ng kunting sasabihin. Kapag ang SIM card nyo ay nawala yung cellphone, guys, no, mahirap kasi kailangan nyo pa ng affidavit of loss. No? So, mas maganda, sabihin nyo na lang deactivated. Alright? Kasi meron kayong pipirmahan doon na change number request.
sasabihin mo na lang yung deactivated. No, para hindi mo na kailangan ng affidavit. Alright? So, ayan, sa 100 sa system user, for change number will be deducted from members, old numbers, load packet. Kailangan mo ludan ang old number mo para doon magdi-deduct ang system natin para ma-change number. Alright? Kasi minsan yung iba ayaw nilang magpa-change number, bakit may bayad pa? No, bakit daw may bayad? Si system owner, 250. Si system user, 100. Okay, so lagi po natin sasabihin to. May bayad po siya, siyempre. Kaya nga, di ba, ingatan nyo talaga yung number nyo na hindi siya mag-deactivate. Kaya meron po kami sinasabi rito, every month, kailangan mo ludan ng 5 piso, kahit 5 piso lang po, no, every month, ng regular load. Kasi minsan, yung iba, kaya siya na-change number, kaya siya nag-deactivate, minsan, yung mga, marami dyan, mga ating mga system user, load lang sila ng load, hindi nila ginagamit na pan-text, pang-call yung kanilang loader. Kasi ang pagkakaalam nila, loader lang daw talaga yun. So, hindi nakakaalam. Alright. Okay, so next. Okay, account verification request. Ayan. Using ATM card. Okay, ito, necessary when requesting for an encashment. No, 10,000 plus accumulated income. Actually, 10,000 plus, ngayon nga, 30. Alright, so kailangan mo may requirements ka agad. Kasi pag kumita ka na ng kumita rito, tapos malaman mo bakit hindi ka na makapag-convert, yun pala, hindi pa na-verify yung iyong account. No, para for sure, kasi minsan iba-iba kasing kumukuha ng mga account, kailangan ma-verify mo na agad. So kailangan na may requirements po siya. No, account verification form, 2 government issued ID, okay, yung naka-plastic siya, with picture, and 3 specimen signatures. Alright, and ATM card with indicated name, indicate your account number for bank and registered number, then send your email at verifyttc@yahoo.com. So kahit na hindi ka na pupunta ng office dahil pandemic ngayon, bawal pumunta ng office, i-verify mo lang, mag-send ka lang ng email. Yan, ganun lang siya kabilis. Right? Ito naman yung ating PIP cycle point. Ayan, dito na po tayo sa PIP cycle point. Okay? Our points gathered by every PIP pair. Yung mga naiinis dyan, mga naiinis. No, yung mga wala, alam dyan, yung PIP pair nyo po. Ayan. PIP pair nyo, may ipon yun. Tulad na sinasabi namin tuwing SOP, yung PIP pair mo, wag kang malungkot. Dahil kapag naipon yan, eto po para sa'yo, no? Pwede mo siyang i-redeem. Ayan, redeem mo siya. Okay, PIP pair bonus as system owner. This can be redeemed or in exchange of a hot item or gadget. Ayan, so marami na po, no? Alam ko si Coach Melody, si Ma'am Faye, nakakuha na po neto. Nagre-redeem sila. Ako naman, nire-redeem ko dito cash. Gusto ko yung cash kasi mukha akong cash. No? Si TPC lang ang malakas. Okay, so to redeem PIP pair points, type redeem, space, item code, okay? Then send to gateway. Ganun lang siya. Pag nag-redeem ka. Kasi meron yan siyang kopya. Meron yan kopya, okay? So kung anong i-redeem nyo. So note, redeem of items or gadget should at least live, no? May iwan kang 0.25 points in your PIP cycle points. Ayan. Then 30 pairs per level, silver. 64 pairs per level, platinum or SGP. Yan po yung ating PIP cycle point. Ayan. So sa mga hindi pa po maintindihan na ito, huwag po kayong mag-alala kasi hindi lamang to ngayon, meron pa po tayong mga speaker, no, na mga magagaling dyan. So ngayon, dahil hindi mo pa po ito alam, aralin mo lang siya ng aralin. Alright? Safety net, ayan. Ito po yung maganda kay Telepreneur Corporation kasi meron tayong safety net. Alright, kapag walang safety net ang company, abay kabahan ka na. Baka bukas, makalawa o next year, baka tumba, no? Tumba. Kumbaga sa Bisaya, tumba na. Okay? So, safety net sa silver, meron tayong 100 pairs per level. So, yung points po niya ay mag-uumpisa sa 0.25 points. Alright? Si gold, ayan si gold. 10 pairs per cycle, no PIP pair. Ayan, walang PIP pair. Okay, si gold. Pero, ito siya.
per cycle, ayan, per cycle, 12:01 a.m. hanggang 12 p.m., kailangan hindi ka lalagpas doon sa 9. Ayan, sabihin ko na lang 9. No? Hindi ka lalagpas doon. No? Kasi yun po yung ating shifted. Pag lumagpas ka doon, hindi na siya counted. Then, mag-start ka na naman mag-encode ng 12:01 p.m. to 12 a.m. Ayan. Pero ngayon, pag marami ka ng in-encode, hindi mo na napapansin to, guys. So, no, pag marami ka ng in-encode, lalo na yung mga kumita na po dito, no, kay Telepreneur Corporation. Ayan, sa platinum naman natin ay 128 first per level, 1 point po 'yon. No, 1 point po yung ano niya. Pag per level niya ay per level, no, yung points po niya ay 1 point. Ayan. Kung mag-prepare siya, 1 point po yung accounted noon. Hindi siya katulad kay silver, 0.25. Ayan. So kaya nga, pag puro platinum, marami ko pong naiipon na points. Kasi 1, 2, 3. So mabilis. Mabilis makakarami ng points. Alright? And, ayan, mabilis no. Patapos na po tayo. Website, dashboard. Ayan. Okay, first, sa mga hindi pa po nakakaalam, ayan, sulat nyo na. Sulat nyo na to. Kasi pare-parehas po tayong matututo rito. Right? So, website, dashboard, www.tpc.com. Ayan, nahihilo ako. First login step. Ayan, yung mga first login, yung mga hindi pa po nakapag-login noon. Ayan, eto po para sa inyo. Una, ayan, punta ka sa Play Store. Okay? Ayan, para sa Android or App Store naman, para sa iOS, no? So, hanapin niyo po yung Google Authenticator. I-search niyo po, Google Authenticator. I-click and install. Ayan, mag-install ka na muna, no? Sa mga wala pa po, no? I-install. Actually, mas maganda to pag tinuturo ko kapag nasa actual. Pero eto naman, pag hindi niyo naman alam to at hindi niyo masundan, huwag kayong mag-alala, pwede po kayong magtanong dun sa mga upline niyo. Alright? So, kailangan niyo pong Google Authenticator. Ayan. So, syempre, step na. Ayan. Open ka na ng browser. Okay, dahil meron ka ng Google Authenticator. Punta ka na. Mag-open ka na ng browser. I-type mo na ang www.tpcph.com. I-type ang mobile number at password. Ayan. Nakita niyo na. No? Itatype mo yung mobile number at password. Then, i-click mo I'm not a robot. Guys, kung alam mo yung password, yun pa rin yung password. Yung minsan, di ba, pag i-encode kayo, nandun yung password nyo, itago nyo na yun. Itago nyo na yun. Pero kung nakalimutan nyo, forgot password. Pwede naman. Pero mahirap kasi yung ano, palit ka ng palit ng password eh. Alright? So, i-click I'm not a robot. At pagkatapos naman ay i-click login. Okay? Naka-login ka na. Ngayon, pag-login mo, meron po siyang, meron kang marireceive. Sa mga first time ha, meron kang marireceive na one time, 16-digit code ang inyong mobile number. Guys, okay? I-copy nyo to, isulat nyo. No, bakit? Ako, isulat nyo agad to. Huwag ka muna kayo magtanong kung bakit. Basta isulat nyo dahil importante to. Yung 16-digit code at i-open nyo ang Google Authenticator. Okay? Kasi ito po yung pang ano mo. Yung 16-digit na yan, isang beses lang yan. Pag nagkumuha ka na ulit yan sa susunod, may bayad na siya. Yung 16-digit na yan, okay? Pagpunta mo ng authenticator, yan po yung ang ilagay mo ha. Yung 16-digit na yan na isinulat mo. Isulat mo. No? Pupunta tayo ng Google Authenticator. Ito na, pupunta muna tayo ng Google Authenticator. Kapag ikaw naka-cellphone, i-hide mo lang siya. I-hide. Punta ka ng Google Authenticator. Okay? I-click and begin. Pagkatapos ay i-click naman ang enter a provided key na nasa baba po, no, yung add account, nakalagay dyan, add account. Ayan siya, enter, ayan. Enter mo yung provided key. Ilagay mo dyan yung 16-digit. Ayan, ilagay mo siya. No? And, ayan siya. Maglagay ka rin ng account name. Halimbawa, dati kasi, dun sa isang ano natin, sa itang baby company natin, may authenticator din dati. Kaya minsan, pwede ka mo ilagay doon, TPC Juan, meron ka bang nakalagay LLIC Juan? Alright, so, ayan, maglagay ka rin ng enter, yung ano mo, yung account name. Ayan, pwede mo siyang lagyan, no, Juan, o TPC Juan, ayan, para alam mo. Then, dito mo nakalagay, dito na siya nakalagay, yung ating your key, yung 16-digit. Okay, i-type ang iyong account name at one-time 16-digit PIN. Pagkatapos ay i-click and add button. Okay, so i-add mo na kaagad dito. Then no input your
first name. So pwede mo siyang ilagay yung pangalan mo doon. Okay, naintindihan po ba? Okay, balik tayo rito, di ba? Then pagkuha mo noon, pag-input mo siya, tingnan mo ha, pag-add mo na siya, meron po siyang lalabas kaagad na six number. O doon, sa mga cellphone, kinaka-copy-paste lang natin yan kasi mabilis lang yan eh. Lalabas dyan ang six-digit pin, i-copy mo kaagad, copy-paste, no, yung six-digit pin, bumalik ulit sa website. Magbabalik ka na naman doon sa website, pindutin mo lang yung, kung ikaw po naka-cellphone, pindutin mo lang yung parang box para babalik ka doon at doon mo siya ipasok. No, doon mo siya ipasok ngayon. Okay, mabilis lang yan. No? I-paste mo siya doon or i-type ang six-digit pin. Kung mabilis kang mag-type, i-type mo na kaagad at i-click and verify button. No? I-verify mo na kaagad siya. Alright? And, ayan, lalabas na yan. Log in successfully. Okay? Ayan, sa mga hindi pa po nakakasunod, pwede po kayong magtanong sa inyong upline o pwede rin kayong magtanong sa akin. So, ganun lang siya kabilis. Pag meron ka na kasing Google Authenticator, mabilis na lang siya. Ito kasi yung mahirap dyan, yung mga first timer. Kasi minsan, yung mga first timer, click lang ng click, nakalimutan yung 16 digit. Hindi nila ngayon na i-copy, yun lang yung ano doon, mahirap. So, kailangan alam nyo to. No? Kasi sa mga first timer, kapag nag-open kayo dito, kailangan copy. Kahit nagkakamali kayo, at least nandoon yung Google yung 16 digit number nyo. No? Then, eto na, naka-login ka na. So, nandito na siya. Ayan, yung dashboard, yung profile, yung network, reports, log out. Ayan, pwede mo na siyang i-check yan. No, i-check mo na yung binary stats mo. Kung dalawa yung account mo, dalawang pangalan yung nandito. Kung pito naman, pito rin yung pangalan na nandito. So, pwede mo matry dyan yung view your network, yung profile page. Ayan, then dito po, sa kabila, sa bandang kanan, account summary mo. No, kung ilan yung natirang CPANT, APANT, nakalagay yung credits at yung total commission yung nakalagay din dyan. Alright? So, yun po yung ating first step. Alright? Ngayon, meron pa pong isa. Dahil meron ka ng Google Authenticator, alright, mabilis na lang at nakapag napasok mo na yung 16 digit mo, ito na yung isa. You know? Pangalawa, pag nag-login tayo, mabilis na lang siya. Okay? Open your browser. Kasi meron ka na, mabilisan na lang to. Okay? I-type mo na dyan. I-type mo ulit yung mobile number mo, yung password mo, then i-click yo I'm not a robot. Alright? Then, punta ka sa authenticator mo. Diretso ka na sa authenticator mo kasi parang i-hide mo lang naman siya eh. Punta ka authenticator mo, i-copy mo yan, yung six-digit pin. Pag-copy mo yan, balik ka na naman doon sa, ayan, balik ka doon sa, ano, sa www.tpc.com. So, pagbalik mo doon, i-copy-paste mo lang siya. No, i-copy-paste mo lang siya doon yung six-digit pin. So, pag nandun ka na sa actual, mabilis na lang siya. Para ka lang naglalaro. Then, click verify, pasok ka kaagad. Alright? So, pasok ka kaagad. So, ganun lang siya kabilis. Sa umpisa lang, mahirap. Pero, pag nandyan na yung nakapasok ka na sa Google Authenticator, sa sunod na pagpasok mo rito, mabilis na lang mag-login. Alright? Ayan. So, tapos na po tayo dyan. Sa mga hindi po nasundan, ayan, huwag po kayong mag-alala kasi meron na naman tayo sa next no, na technical training. Alright? And, dito naman po tayo sa ating SA or secured ako. Sa lahat ba dyan ay nakasecured na? Ako po ay secured ako na. Ayan. So, ayan. How to register? Sa mga hindi pa po nakapag-register, ayan, mag-register naman kayo. Diba? Makiisa naman kayo sa amin. No? SA. Space. Okay? SA username. Halimbawa, ang pangalan mo ay Maria. O, kasi lima. Diba? At send mo sa gateway. O yan, dito meron siyang example, SA, space, Nika, at send to gateway. So para sa susunod guys, mabilis na lang po tayo mag-load. No? Note, hintayin lamang ang confirmation message sa inyong device na ikaw ay successfully linked na. Alright? Bakit po kami coach mag-register? Kasi para sa susunod, kapag nag-load na lang kayo, mabilis na lang, yung mga username na lang ang gagamitin natin. So, username na lang yung gagamitin natin para hindi ka magkakamali. Alright? So, ayan po siya. Hashtag Nika. Then, space FB10 and send to gateway. Kahit po hindi po sila tipician mga coaches, ha? Kahit mga end user sila, pwede rin po silang mag-register. No, para ikaw,
Lalo na yung mga medyo may edad-edad na, yung mata, no? Kailangan na salamin, 'di ba? 'Di ba yung 0 maging 8, yung 8 naging 0, nalako po. Parang ako 'yan. Ayan, para hindi ka na magkakamali, ganun na lang siya. Okay? How to transfer LC? Ayan. LC, ito siya, yung LC, no, yung load credit, eh siya. SAID space LC amount and essential gateway. So ayan siya. Example, hashtag Dika, LC10 and send to gateway. How to generate QR code? Ayan, ito rin po sa mga hindi pa po nakapag-generate ng QR code. No? Type QR space SAID and send to gateway. Guys, ayan po siya. No, para pwede na po kayo makapag-generate para meron na po kayong QR code. Okay? So, ayan, i-click lamang inyong link na inyong marireceive upang makuha ang generated QR code mo. Ayan po, bisitahin lamang ang link na ito para sa mas malinaw na steps kung paano gamitin ang SA QR code. Ayan, yung HTTPS, yung bit.ly, ayan, i-click nyo lamang yan. No, pag-click nyo dyan, no, meron po kayo makikita nyan. Ayan, ito muna tayo. Secured ako. Available to sa mga TPC members and non-members, no? Sa mga secured ako yung mga task natin. Kailangan po, kahit hindi ka member, kasama ka rito, no? Kahit yung mga kapitbahay mo na nagpapa-load sa'yo, pwede rin sila. Pwede mo siyang i-secured ako. Alright? Available to TPC members and non-members. Just simply follow the registration process. Okay? Minimum. Ayan, nakalagay dyan. Minimum. Kaya ako, Maria, nakalagay Maria kasi 5 number lang. Then, kasi marami na pong Maria ngayon, pwede mong baliktarin yung Maria. No, ganun. So, minimum of 5 characters and alpha or alphanumeric special characters not allowed. Okay? So, during registration, if you encounter error, pag nag-e-error siya mga coaches sa notification, okay, yung SA space is a username, space, 1 character. So, lagyan nyo na lang po ng character kapag nag-error siya. Okay? And send to gateways. So, ganito po yung example niya. SA Nika, then space, lagyan ng A and send to gateway kapag nag-error siya. Alright? So, ayan. Okay, for those who like to change their SA username, pag gusto niyo pong i-change, halimbawa ayaw mo na doon kay Melody, gusto mong palitan ng Elodie. Ayan, baliktad, no? Elodim. Okay? So, palitan mo siya. Ayan, ito naman yung key niya. Na ito yung susundan mo, sak. Okay, sak po siya. SA, okay, secured ako chains. Kaya nga sak, no? And space old ID space new ID. So sa mga gusto pong magpalit ng username, ayan ako yung iba diyan. Huwag niyo na pong masyadong pahabain yung username niyo. Kaya nga tayo 5 letters lang para madali lang, no? Madali lang siya nga. Madali mo lang magamit o kung ano yung mga palayaw mo, 'di ba? Mga palayaw mo, ayan. Sak, Nika, then Nika 24, nilagyan niya na siya ng number. Yung Nika niya, ilagay niya na ng number and send to gateway. Kung sa susunod, Nika 24 na yung gamit niya. Okay? Yan. Ayan, nandito naman tayo sa ating chatbot. Ito, dito ako sa chatbot na to kasi marami talagang nai-scam dito. Guys, kung bago po kayo gumawa ng chatbot, ayan, so kailangan nyo po munang aralin to kasi minsan yung iba, tinatype lang nila doon sa messenger, TPC chatbot, no? Eto na po yun ha, eto na po yung chatbot, dito po kayo maniwala sa mga training, wag po kayong maniwala doon sa mga sabi-sabi kasi minsan yung iba, nag-search lang sila TPC chatbot, tapos napunta na sila sa chatbot, kaya yung mga taga Sambuanga ko maraming na-scam. Alright? So, kailangan alamin nyo na lang to at hindi nyo naman alam, wag na lang kayong gumamit din ng chatbot. Okay? Pero ito, magaling to sa mga nasa abroad. Pwede rin nilang gamit to. Alright? So, Telegram, Viber, and Messenger, TPC chatbot natin. Okay? So, nandito naman siya, may kopya naman. So, hindi ko na masyadong elaborate to. Pag hindi nyo po alam to, ayan. Pwede po nyong kunin, pwede nyong picturean, tapos isunod-sunod nyo, pwede nyo pong itry ito. Alright? Then, unang-una po, download the Telegram app. Then, scan QR code. Ayan, nakalagay siya yung pagkasunod-sunod. You must have
QR scanner application. So kailangan may scanner ka. Alam mo pag si Coach Melo dito, kailangan meron pa siyang demo, ano. Ayan. Sa akin wala nang demo. Ayan. Sundan niyo lang 'to. Mas maganda rin pag kayo na rin yung nagsumunod dito. All right. So and number 3 po, click the send button. Ayan. Follow the instruction that will pop up in Telegram. Ayan. Follow mo lang yung naka-pop up dun sa Telegram. Then type TG space. Then TPC register. Yung naka-register na mobile number mo. Then click the send button. Ganun lang siya. Kapag nasundan nyo po ito, mabilis lamang siya. No? Then number 5. You will receive a one-time password OTP. Ayan. Meron pong password na dumating sa inyo. Then to registered TPC mobile number. Then doon po yan, nakuha mo yung password na yan sa iyong number. Then enter your OTP code. Then number 7, upon successfully registration, you will receive this message. Your mobile has been linked. Ayan, nakalink na po siya. Ayan, pakiano na lang po. Ayan. So nakalink na siya sa Telegram nyo. Kapag nakalink na, you may send TPC commands via Telegram. Okay? So number 8, you may now use Telegram app for all TPC loading commands and transaction of all network. No? Ito po yun for OFW. Ayan sa mga OFW. Ayan, kaway-kaway naman dyan. Paki-heart. Make sure. Ayan, make sure ha, sa mga OFW. Make sure that you have a roaming SIM. Kapag hindi po naka-roaming, hindi po yan gagana. Kailangan po kayo may roaming SIM po kayo. All right? So ayan po yung ating Telegram. And dito naman po sa ating TPC chatbot naman na Viber, ano, how to load using Viber app. So ayan, eto lang po yun. Pwede niyo rin picturean o pwede kayong pumunta doon sa TPC, i-copy niyo to. No, download muna kayo sa Viber app. Pag naka-download, scan the QR code using your Viber app and click more. Okay? Ayan. Click more button and click the scanner icon. No, mayroon pong scanner icon doon. Kung hawak niyo po yung cellphone niyo, ayan, may icon doon. Then top right, dito po sa right, meron kang itatap sa screen. Okay? And click. Ayan. Okay. So follow mo lang yung instruction niya. Okay? Follow the instruction that will pop up in the Viber. So i-follow mo lang siya kasi magsunod-sunod siya. Okay? Then isulat nyo po, i-type nyo, isulat tuloy. Type Viber space, TPC registered, yung naka-registered po na mobile number, then click send button. Okay? Then number 5, you will receive a one-time password. Yung password nyo po, i-copy nyo po yan. Okay? Then send to your registered. Doon po yan darating sa number nyo. No, yung password na yun. Then i-enter mo yan, OTP code. Then number 7, successfully registration. You will receive message and no, your mobile has been linked to Viber. Ayan. So nakalink ka na. Ganun lang siya kabilis kasi susundan mo lang yung mga nag-pop up dun sa iyo. Susundan mo at anong gagawin mo, no? Then okay, you may now use Viber app for all TPC loading commands and transaction to all networks. Ayan. So for OFW, make sure that you have roaming SIM and one Viber app registration per TPC registered mobile number. No, kasi katulad ko, hindi po ako nakapasok dito sa Viber kasi yung Viber ko marami pong gamit. Kaya sabi rito, one Viber application registered per TPC registered mobile number. All right. So next. Ayan. So dito naman po tayo sa ating Messenger application. Okay? So ulitin ko, download ka na naman, no? Messenger app. Okay? So enter code. Ayan, then type. Ayan. Type get started, then click button. Okay? So mabilis lamang 'to pag na-try niyo na 'to, then follow instruction that will pop up in the Messenger. Okay? So i-type mo FB space TPC registered mobile number. Then click and send button. All right? So nandito siya. Magkakaroon ka naman ng password. Katulad lang din siya nung ating Viber, no? Magkaroon ka rin ng one-time password, yung code niya sa registered. Doon po 'yan papasok sa mobile number mo. Then enter your OTP code. I-enter mo lang siya, then successfully registered ka na. You will receive message na your mobile has been linked a Messenger. So ganun lang siya kabilis. Then you may now use a Messenger app
to all loading, commands, and transaction of all networks. Okay? So number 9, to know the list commands, type commands, then click, then send button. So, ganun lang siya, guys. I-follow lang natin to, no? So, OFW, kailangan naka-roaming SIM. So, one messenger app registration per TPC registered mobile number. Kapag marami kang mobile number, so kailangan lang talaga isa. So, ganito siya ang example niyan. Tulad, ito po yung importante rito eh. Tulad ng sinabi ko po dito sa messenger, yung iba sinusulat nila TPC bot, dito sila nagpupuntahan. No? Kaya nga meron po tayong QR code. Eh. Kaya nga, di ba may SA QR code tayo? Kasi iyon po yung kailangan natin. Huwag na po kayong pumunta dito sa messenger TPC bot na talagang tinatype nyo. Mali po yan. Mak-scam talaga kayo dyan. Right? May scam kayo dyan. Ayan. Meron daw bagong pasok, taga Pangasinan. Ayan, mamaya yan. So ayan, yung check po rito, register using our QR code. Ito po yung legit. Mga coaches ha, legit po ito. No, huwag po kayo mag-TPC bot dun sa messenger mo. Mali po yun, mali po yun. Okay? At ito ang importante sa lahat. Kapag naka-in ka na kayo lahat dyan, naka-in na kayo, ugaliin nyo po mag-MA off. No? Kapag hindi ginamit ang inyong messaging loading application. Kaya i-MA off nyo yan. Huwag nyo pong kalimutan kasi baka iiyak-iyak kayo kapag nawala yung inyong load. Na lalo na po sa mga maraming load, no, yung mobile stockies. Ayan. Ayan. So mag-SMS kuman ng MA. Ayan. Space off. Okay. Ito po siya, MA space on. Kung gusto nyo naman mag-on, kumuli itong gagamitin. Ayan, pwede nyo pong i-screenshot to. Huwag po kayong mahiya. No, pwede nyo rin po itong i-try. Pwede nyo rin po itong pag-aralan. No, kasi ito na pag-aaralan naman siya. So, babasahin nyo lang kung ano yung pagkasunod-sunod. Alright? So, kasi mas maganda rin na kayo na rin po yung mag-aral. Kasi kung i-demo pa natin to, kung ako po yung mag-demo, aabutan po tayo ng alas 9. Okay? Baka tapos na yung sa kabila. Alright? Ayan. Malakas na naman ang ulan. Okay, ito na po siya, guys, no? Paano mag-unlink sa kaling nakapag-register sila? Using Messenger search engine, we highly encourage to please text using this command MA space unlink. Ano, sa mga mag-unlink at hindi makapasok, lagyan niyo po ng unlink, then send to gateways at mag-register muli via scanning. No, kung hindi ka makapasok, i-unlink mo muna. No, mag-unlink ka, MA unlink, MA space unlink. Then kung gusto mo nang pumasok ulit, ayan, scan ka na lang po dito, no? Mag-scan ka na lang kung saan diyan, kasi mas maganda pag na-scan mo na, dediretso ka na. Ito po ay para maiwasan, ayan na. Maiwasan na mapag-compromise ang mga inyong mga accounts. Baka naman kasi masisisi pa si Telepreneur Corporation, no? Ayan, huwag kayong basta-basta gumamit kung wala pong alam. Para hindi po ma-compromise, i-send ang inyong form to accounttpc@yahoo.com. Alright? So, ito po siya. Yung ating official chatbot QR code. Ayan po siya, ha? Pwede niyo po yung kuhana ng picture. So, meron na po nagpaalala dito. Ayan, paalala, basahin natin. Ito po ay official QR code para sa mga register sa ating loading apps via Viber, Telegram, at FB Messenger. Pakigamit po ito sa pag-register to safety ng ating account. Guys, para po ma-safety po yung account natin, ito na po yung gagawin natin. No? Para ma-safety siya. Number 2, para po na makapag-register na gamit ang link at hindi na ang QR code, we highly encourage. Ayan, encourage to please unregister using this form. No, unregister. Meron po siyang bit.ly link dito. Kung gusto mo mag-unregister at mag-register muli. Ayan. Via scanning official code. Ayan. Mag-scan ka ulit. Pwede mo na siyang mag-register ulit via scanning ng QR code mo. Alright. Okay. Sabi dito, ito po ay para maiwasan din ang makompromise ang inyong mga account. Kasi marami kong gumagamit dito, guys. No? Sa mga hindi pa po nakakala, marami pong gumagamit na minsan na nagkakamali. Kasi katulad ngayon, ang gagaling na po yung mga scammer. Grabe, mas magagaling pa sa atin yung mga scammer na yun. Kaya talagang sinasabi po ni
ni Telepreneur Corporation na talagang grabe. Talagang para maiwasan, gamitin nyo ang official chatbot natin. No, hindi na po kayo mag-type-type kung saan-saan. Then, siguraduhin mo na ang SMS ko man ay may MA space off. Pabalik-balik po yan lang sinasabi na kailangan naka-off. Kung hindi ginagamit, unloading nyo lalo na sa mga gabi, no, parang awa nyo na, ha? No, kasi meron na pong na-scam dito. Kapag hindi nyo po ginagamit, mag-MA na kayo, off. MA space off. No, lalo pag nakatulugan yun, naku po yari, baka yung nagtataka kayo sa inyong chatbot, meron nang nagkukumando doon. No, nagtataka ka, yung load mo, nakuha na yung load mo. Alright? Okay? Kung hindi ginagamit ang loading, ay mag-off siya. Kung gusto nyo naman gamitin, mag-MA space on naman kayo kung muli nyo itong gagamitin. No, lagi talaga may paalala yung ating company. Kaya wag po kayong manisi, no? Kasi meron akong na-encounter, sinisisi pa yung company natin. Wala pong sisihan. Okay, kaya po, minsan yung mga talagang nangyayaring na scam ay talagang iyak na lang talaga sila. Alright? Okay, dahil patapos na po tayo, wala na po yung isang ano natin, yung ML. So, palit na po natin yung Palawan Phone Shop. Guys, so ayan po, napakaswerte po natin dahil meron kaagad tayong kapalit no, yung ating Palawan Phone Shop. So, dalawa po ito, no? Ayan, sa mga hindi pa po nakakaalam dito sa Palawan, paki-screenshot na lang po, screenshot nyo na lang. So, ito po yung ano natin, sender's name, nakalagay po dyan. Ayan, yung TPC, registered mobile number, nakalagay po yung registered mobile number dyan. Ito po, alam po ito ng iyong mga apply, no? Alam po ito yung mga apply nyo. Alright? Ilagay nyo muna yung mga pangalan mo, kung ano po yung pangalan mo naka-register. Halimbawa, Maria Petresa Pitaliana, yung number ko. Tapos yung account po ni Telepreneur Corporation. No? Ayan po siya, BQI, space, TPC registered mobile number, then space Telepreneur Corp. Okay? Then, Palawan account, nakalagay din po siya yung Palawan account natin. Alright? So, ito po, sa mga hindi pa po alam, pwede po kayong magtanong sa apply nyo. Or screenshot nyo muna, guys. No? Alright, ngayon, nakapaghulog na kayo. Ayan, sa mga nakapaghulog, ano po yung maingay? Ayan. Hindi ba? Kasi magluto dito. Ayan. Salamat sa nag-ingay. Ayan, maraming salamat po. Alright? So, ito po yung rights. So, yan, sa mga hindi pa po nakakaalam, ha? Palawan Express na po tayo. Ayan. Ayan po yung ano natin, yung telepreneur natin. Yung rate naman natin, ito siya, yung rate. Ayan. Pag piso hanggang ano, 10,000, 15 pesos. Pag umabot na po ng, lumagpas na ng 10,000, 20 pesos naman. At 10,000 to 20,000, 25. So, ito po yung rates niya. Okay, pag umabot naman ng 20,000 pataas hanggang 50,000, 50 pesos. Then, 50,000 pataas hanggang 100, 100 pesos yung rate niya. Ayan, kasi wala na munang mag-load po sa MLolier. Ayan, sa mga matitigas pa rin ang ulo. Ayan, nasa MLolier pa rin sila. No, pero wala na po. Dito na po tayo sa Palawan Express. Alright. So, eto na po siya. Pagkatapos nyo na pong maghulog, eto na po yun. Isend sa DEP ang detalye ng inyong successful transaction sa Palawan Express. Pera padala. Okay? Paki-screenshot na lang po sa mga hindi pa po nakakaalam nito. Example. DEP. Space. Date and time, / amount, / TPC product, / transaction code. Yan, nakalagay dun yung code. No, kung ano po yung nakalagay dun sa code. Ayan. Then, sender's name. Halimbawa ako, Maria Petitaliana. Then, / Palawan Muntalban branch. Nakalagay dyan, Palawan Muntalban branch. Mabilis lang siya, guys. No? Yung balikan natin. Yung transaction code, meron pong code na ibabalik sa iyo si Palawan, meron siyang code. No, hindi po tong code na to, ha, iba-iba po tayo ng code. Huwag niyo na pong gayahin si Palawan po. Pero dito, ayan, iisa lang 'yan. No, pag meron ng code na ibigay sa inyo si Palawan, balik tayo dito mo siya ilagay transaction code.
And ilagay mo rin yung pangalan mo na ikaw yung nagpadala. No, halimbawa, Maui Misa. Alright? Then, Palawan, Quezon, Palawan, Litex. Yan. Palawan Litex nakalagay. Then, send mo lang siya sa, kung kanino mo nakasend, kung pwede mong isend sa MS, pwede mong isend sa CS. No, para makatulong naman tayo sa mobile stockist natin at sa ating city stockist. Then sila na po yung magkukuman noon, no? Sila na po yung magkukuman. All right. Next. Ito na po tayo sa ating 24/7 customer help desk. Ayan. Okay, so help, ganito lang siya, no? Yung marami pong katanungan. Ayan, sa marami pong katanungan sa ating negosyo. Guys, huwag po kayo mag-atubili na magtanong dito. Magtanong lang kayo na magtanong. 2 piso lang po yung babayaran nyo. 24 hours nyo na pong gamit-gamit yung help desk nyo. Pero huwag naman sunod-sunod yung mga katanungan. At huwag naman love life ang itanong nyo. Okay? Tungkol po lang kay Telepreneur Corporation. Alright? Help space, halimbawa yung concern mo. And send to gateway. So wag naman po masyadong mahaba yung concern mo. Yung parang telenovela na yung concern mo, wag naman. No, yung talagang yung in short, yung mabilisan. Kung ano yung concern mo, no? Yung halimbawa, help space. Paki-check po kung loaded na tong number na to. Yung mga ganun, di ba? Yung concern mo, ayan. Okay, sabi dito, meron 2 piso, 12 charge per day. Right? And okay, sa ating social media site, guys, pwede po tayo mag-follow dito. No? Pwede nyo pong i-like and share. Punta po tayo sa ating FB, sa ating Instagram, sa ating YouTube, sa ating Twitter. Okay, punta po tayo sa ating website ng www.telepreneurcorp.com.ph. Right? And maraming salamat po sa inyong lahat. At naway marami po kayong mga natutunan po sa ating technical training. At ako rin po ay may natutunan dahil ngayon lamang po ako bumabalik po sa technical training. With that, maraming salamat po sa inyo lahat. And back to you, Ma'am Fe Corpus and Coach Melody Cueto.